ng refund o change item ang ating mga customers, meron din sa ating mga vendors or suppliers dahil pwede din tayo mag-return or magpa-change item sa kanila. Para gawin ito, punta tayo sa homepage ng QuickBooks tapos i-click natin itong Receive Inventory na icon. Tapos piliin natin itong Receive Inventory with Bill. Ngayon po magtataka kayo, bakit dito tayo pumasok o bakit ginamit natin yung Enter Bills? Pang-receive natin to ng mga stocks at saka pag-record ng mga bills or payables. Tama po kayo. Yun nga po yung function ng Enter Bills. Pero meron lang tayong konting gagawin at magiging pa-return na ito sa ating mga vendors or suppliers. Ang kailangan lang natin gawin, una, dapat naka-check itong bill receive. Sunod, dito sa section na ito, from bill, lipat tayo sa credit. Pansin po ninyo, from bill, naging credit na yung form natin. Ibig sabihin, ready na ito para mag-return sa ating mga vendors or maglabas ng mga inventory papunta sa ating mga vendors or suppliers. Balikan po natin itong bill muna. Sabi ko, itong bill receipt dapat naka-check. Kasi kung hindi ito naka-check, magiging item receipt yung form natin o yung transaction natin. Tapos yung option dito, magiging gray out. Ibig sabihin, hindi natin pwede magamit itong dalawang to. Kaya dapat i-check muna natin itong bill receive, tapos credit. Subukan natin mag-return sa ating mga vendors or suppliers gamit ang credit transaction. Piliin natin si supplier 1. Sa kanya tayo magre-return, magbibigay ng stocks natin. Lagay tayo ng return number. Tapos pili tayo ng item. Yung pipiliin kong item, itong farm fresh na small. Tingnan natin dito sa item availability na icon kung ilan yung laman sa ating tindahan o sa ating warehouse. Meron po tayong 5 tray. Close natin. I-save na natin to para malabas na natin isang tray papunta sa ating supplier 1. I-check natin sandali yung farm fresh na small natin dito sa availability na icon. Naging 4 na. 5 yan kanina. Ibig sabihin, effective yung pag-return natin sa ating vendor na supplier 1 gamit ang credit na transaction. Close natin to. Clear natin. Tapos i-check natin sa ating report. Punta tayo ng reports, inventory, tapos inventory valuation summary. Tapos piliin natin yung farm fresh na small. I-zoom natin. Double click. Tapos atras lang tayo ng konti. Mga September 1. Tapos refresh natin. Makikita po ninyo na sa pinakadulo yung ating transaction na credit. Ibig sabihin, nag-out tayo ng 30. May nadagdag na type of transaction sa ating inventory valuation detail. Kasi dati sabi ko, yung bill, papasok ng stocks. Yung invoice, palabas ng stocks. Yung inventory adjust, either pabawas or padagdag. Yung sales receipt naman, palabas din yan dahil pagbenta yan. Ngayon, itong credit, palabas din po yan. May additional type tayo ngayon. Ang nadagdag, isang credit. Kaya meron na po tayong option na mag-return sa ating mga supplier or vendor dito sa QuickBooks. Gamit po ang credit. Tandaan po ninyo, para magamit ang credit, punta lang kayo ng Receive Inventory. Tapos, Receive Inventory with Bill. Naka-check yung bill. Tapos, lipat tayo dito sa credit. At palabas na po yan. Ngayon po, kung titingnan natin yung mga payables natin sa Supplier 1, Reports, Vendors and Payables, tapos Vendor Balance Summary, tapos piliin natin si Supplier 1. May credit din to. Ibig sabihin, yung nireturn natin na 1 tray, bumawas sa mga kailangan nating bayaran sa kanya. Kasi dito, noong September 24, meron tayong utang na 12,665. Nag-return tayo na worth 180 or isang tray ng itlog, kaya bumawas ito sa 12,665 at naging 12,485 na lang. Kaya hindi lang yung mga items yung na-return natin sa ating mga vendor, nabawasan din yung kailangan nating bayaran sa kanila.
Kaya ganun lang po ang paggamit ng credit transaction dito sa QuickBooks. Pwede na nating ma-return yung mga items na mga nasira, sumobra, or mali na naserve ng ating mga vendors or suppliers.